nagsampanan ang reklamong libel o libelo si GMI Films President Attorney Annette Gozo Nabrugar. Laban po yan sa aktres na si Sarah Labati sa Makati Prosecutor's Office po yan. Iyan ay matapos ang ilang araw na sunod-sunod na pag-tweet ni Labati. Nakatutok si Bernadette Reyes. Reklamong libel ang iniharap ni GMA Films President Attorney Annette Gozo Nabrugar laban kay Sarah Labati dahil sa umano'y mga mapanirang post nito sa Twitter. Tinukoy ni Abrugar ang mga tweets ni Sarah noong January 7 kung saan pinaratangan siya at dating Artist Center Head Arsenio Baltazar ng paggawa umano ng under-the-table transaction sa mga artista ng GMA at pamumwera sa umano kay Sarah na pumirma ng kontrata sa Icon Celebrity Marketing. Sa kanyang complaint affidavit, sinabi ni Abrugar na hindi niya pinwersa si Sarah o sino mang artista ng GMA na pumirma sa Icons. Si Sarah nga raw at ang kanyang ina ang humingi ng tulong sa kanya para makakuha ng mas maraming endorsement si Sarah. Kaya ibinigay niya ang contact details ng Icons na isang kumpanya nagbibigay ng branding at imaging services sa mga GMA artists. Malinaw daw na nais lamang gumanti ni Sarah sa kanya at sa GMA dahil ipinapawalang visa kay Sarah ang kanyang co-management contract sa Royal Artists Management ni Anibal Rama dahil labag ito sa kanyang kontrata sa GMA. Itinanggi din ni Baltazar na pinapapirma niya ng co-management agreement si Sarah sa Icons at hindi rin niya sinabing nabibigyan ng prioridad ang mga artista sa Icons. Kumonsulta na rin si Baltazar sa kanyang abogado para sa aksyong legal laban kay Sarah. Kumikilos na rin ang GMA Network para sa pagsasampa ng hiwalay na reklamo laban kay Sarah para naman sa paglabag ng kanyang kontrata na magbakasyon siya ng walang pahintulot, pagtigil sa pagtupad sa kanyang mga commitment at pag-walkout sa isang taping. Pero sa tweet ni Sarah kagabi, sinabi niya na siya raw ang dapat magdemanda sa GMA Artist Center. Hindi pa raw kasi siya umano nababayaran sa dalawang pelikula, guestings at out-of-town shows mula pa noong 2010. Sabi pa niya, may pruweba umano siya tungkol sa sinasabi niyang under-the-table deal ng Icons sa GMA. Hamon niya kay Abrugar, magsalita tungkol sa kanyang kaugnayan sa Icons. Sabi pa ni Sarah, ginagamit din daw umano ni Abrugar ang GMA News para siraan si Sarah. Sa isang statement, nanindigan si Abrugar na ang kaisa-isang referral sa Icons na ginawa ay para sa branding assistance para makakuha si Sarah ng mas maraming endorsements. Punto pa sa statement ng GMA, parehas na ini-air ng GMA News ang mga tweets ni Sarah at mga statement ng GMA, kaya hindi raw maaaring paratangan ni Sarah ang sinuman na ginagamit ang news department para sirain ang imahe niya. Sa tweet din ni Sarah, sinabi niyang pinangakuan daw siyang bibigyan proteksyon ni GMA Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon kung sasabihin niya ang lahat ng detalye tungkol sa umano'y under-the-table deals. Pero nung napunta na ang sisi sa kanyang anak na si Abrugar, naiba na raw ang storya. Sa kanyang statement, sinabi ni Attorney Gozon na taliwas sa sinabi ni Sarah, hindi raw humingi ng proteksyon si Sarah at hindi rin niya ito ginarantiya. Hindi raw niya mapoprotektahan ng sinuman na hindi nagsasabi ng totoo. Nauna nang sinabi ng network na batay sa isinagawang investigasyon, walang patunay na nagkaroon ng under-the-table deals ang Icon sa network. Nabayaran na rin daw si Sarah para sa kanyang pelikulang Basement sa GMA Films. Naantala lang daw ang pag-release ng bayad dahil na rin kay Sarah dahil hindi niya agad ibinalik ang kanyang pirmadong kontrata. Patuloy pa rin naming sinusubukang makapanayam si Sarah pero wala pa rin kaming nakukuhang tugon. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.